Ng gobyerno sa Cebu, nahirap silang tugunan ang pangangailangan ng kanilang mga kababayan matapos ang pagtama ng bagyong Odette. Kaya naman hirit ng ilang alkalde sa mga magbibigay ng ayuda, idiretso nyo na po ang kanilang mga tulong sa mga nasalanta. At live sa Cebu, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang sitwasyon ngayon dyan sa Cebu? Hanggang sa ngayon, wala pa rin kuryente, tubig at maayos o stable na communication signal dito sa malaking bahagi ng Cebu. Pahirapan din ha, ang tila balik normal ng heavy traffic sa mga kalsada at yung mahabang pila ng mga motorista sa mga gasolinahan. Pero ang mas masaklap dito, Mean, ay yung sitwasyon o kalagayan ng mga nawalan mismo ng tirahan dahil nga sa bagyong Odette, lalo't magpapasko pa naman. Kung ang lagay ng trapiko ang pagpapasehan, parang walang dumang bagyo dito sa Cebu. Marami na ulit kasing mga sasakyang dumadaan. Yun nga lang, tila na pagpatintero sila sa mga ilang posted debris na nakahambalang sa mga kalsada at hindi pa naialis. Mala blockbuster naman ang pila ng mga motorista sa mga gasolinahan. Piling mga gasoline stations na kasi ang nakapagbukas muli matapos manarasa ang bagyong Odette. Sa paglilibot pa ng News 5, naabutan namin si Ray na naghaalungkat mula sa mga sirasirang gamit sa tabing dagat ng Lapu-Lapu City matapos manalasa ang bagyong Odette. Ang pakay niya, makakuha ng pwedeng mapakinabangan pang suporta sa itinayong tent na sisilungan ng kanyang pamilya. Buong bahay kasi nila, winasak ng bagyo. Naisip ko na siguro, akala ko yun na yung katapusan namin kasi nga, nagsilipara na yung mga bubong, yung mga bahay. Kita niyo naman siguro yan, sir. Yung bahay parang imposibleng mangyaring ganyan. Si Lisa, pinagtsatsagaan na lang ang mga nahulog na buko para sa pananghalian. Mas mabigat sa loob niya ang tinangay na bahay na kahit barong-barong ay ipinundar daw nila. Mahirap kami, pero nagsikap kami. Pero ngayon, yung pinaghirapan namin, nawala talaga. Wala na kaming uuwian. Bukod sa nasirang mga bahay, pangamba rin ang dulot sa maraming residente ng tinangay na barko at sumadsad malapit sa kanila. Pawang gawa sa light material sa mga bahay dito sa Sitio Tacan, Barangay Ibu. Ang nilalakaran ko ngayon, puno rito dati ng mga dikit-dikit na barong-barong. Pero sa ngayon, wala na halos natira matapos ma-wash out dahil sa bagyong Odette. Siksika naman sa City Hall ang mga residente ng Lapu-Lapu City para makapag-charge ng kani-kanilang gadget. Dito lang kasi may mga gamit na genset, pero aminado ang LGU na hindi nila kakayanin ang iniwang pinsala ng bagyo. Our resources are very limited in terms of the relief goods. So we ask the national government through DSWD if they can send us food packs to help our people. May kunting tulong na ma-rebuild nila yung bahay nila. We give them cash assistance, but I'm pretty sure it's not enough, no? So, mauubos kayo. Mauubusan, no? Mauubos kayo. Yeah. Ang Cebu City LGU naman, may panawagan sa mga gustong mag-donate. Relief at your doorstep. Hindi yung relief received by City Hall, kept by City Hall, eh baka mangyayari, nawawala, whatever, eh mayroon pang accountability. Ang worst, hindi nabibigay, nararatin lang. Mean, dahil hindi pa nga rin na ibabalik yung maayos na communication signal dito sa Cebu, until now, hindi pa rin makapagbigay ng datos or ng kumpletong data ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office dito nga sa Cebu dahil nga hindi nila makontak yung mga kadabayan at lungsod na kanilang nasasakupan. Kaya ang plano nila, magpadala na ng tauhan na personal na kukuha ng mga updates mula sa naturang munisipyo at mga city hall. Pero kung Cebu City ang pagbabatayan naman natin ng datos, nasa 15 na ang naitatala na lang naisawi habang 7 or 8 sa Lapu-Lapu City, then 7 naman sa Mandawi City kabilang isang mag-anak. So in total, aabot na po sa 30 ang nasasawi dito sa Cebu mula pa lamang sa 3 lungsod dito sa naturang probinsya. Mean. Mon, unang tanong lang mula sa akin, ano, kasi kanina may report tayo galing sa PAGASA. Ang sinasabi nila, hindi sila nagkulang sa pag-abiso sa mga tao kung gaano magiging ganon kalakas itong bagyong Odette. Pero sa pinakita mo sa mga videos mo, paano ba? Nagkagulatan ba? Hindi ba in-expect ng mga Cebuano na ganon kalala yung pagtama ng bagyong Odette sa kanilang lugar? Para kay Cebu City Mayor Mike Rama, Mean, nakulangan siya
sa abiso ng pag-asa hinggil dito sa sinasabing bagsik nitong bagyong Odette. Kaya naman nabanggit niya sa isang panayam natin na parang in-expect kasi niya kung nasabi doon talaga ng mas maaga na talagang super typhoon, ganito kalakas, ganito katindi ang magiging pinsalang maaaring maidulot ng bagyo, baka mas nakapaghanda pa raw sila. Gayunman, talagang inunan na rin nilang i-evacuate no ang mga residente. Kaya nga ang pagsabi din naman ng alkalde, kung hindi doon talaga nila na-evacuate karamihan sa mga kanilang nasasakupan, baka mas marami pang araw ang nasawi dito sa nangyaring bagyo. Mayan. Okay, sige. Nakulangan sila, yung LGU, no? Hindi agad nasabi na super typhoon. Pero kahit nakulangan sila, ang concern lang natin, yung at least man lang sana mga tao sa coastal areas, parang sa Bohol, sa report kayo na ni Jenny Dongon, ano, yun man lang ba na-evacuate yung mga yun? Yung mga malapit sa dagat? Yes, Mayan. Talagang una, nagpe-preemptive evacuate sila, pero nung mga hours before nitong pagtama na nga ng naturang bagyong Odette, talagang nagkaroon na ng forced evacuation sa Cebu City alone. Ito nga si Mayor Rama kasi yung nagbanggit na tila naguluhan siya or tila nakulangan siya sa abiso ng pag-asa. Kaya naman sila mismo, yung disaster office ng kanilang lungsod, nagdesisyon na talagang i-evacuate totally or forcefully ang mga residente doon sa coastal area. Kaya naman, ang naitatalang bilang ng mga nasawi, no, dito sa naturang lungsod, nasa 15. Kasi ang sinasabi ni Mayor Rama, kung sakasakali daw talagang hindi sila nakapag-evacuate or hindi nila nailikas, lalo yung mga nasa coastal area, malamang daw mas marami pa kumpara dyan sa 15 na yan ang bilang ng nasawi dito. Mayan. Mon, sa mga taong pamilyar sa Cebu, siguro nagugulat sila doon sa imahe ngayon sa television kasi ang likod mo ang dilim-dilim parang wala ka sa Cebu parang kang nasa kung saan-saan lupalop o liblib na lugar Baka pwedeng pakita mo sa amin ng konti yung paligid mo, ipihit mo ng konti yung camera, pakita lang natin kung ano itsura ng Cebu ngayon, ng Cebu na alam ng ang tanda ng marami napakasigla pagdating ng gabi at buhay na buhay, anong itsura ngayon? Nako, ito, pakita natin, Mayan, at saka Bok, no? Itong likod ko talaga ngayon, talagang wala na. Punong-puno ito dati ng mga ilaw dito or sabi natin ng poste ng kuryente. Pero karamihan sa mga poste ng kuryente dito, nagbagsakan na halos. At nakikita nyo rin dito, actually, hindi ko na kung nakikita nyo pa, no? Dahil nga, sobrang dilim sa lugar, nagkalat pa rin dito yung ilang mga nabagsak na mga puno. At ito yung pahirapan talaga dito, Bok, at saka Mayan, no? Yung clearing operations, kasi mismong mga tauhan nga nila, talagang nasalanta, naapektuhan itong bagyo. Kaya naman, tahasan na nang nangihingi ng tulong ang lokal na pamahalaan ng mga naturang lungsod na kailangan nila ng reinforcement, lalo sa paglilinis, sa pagtatanggal ng mga nakahambalang pa na mga puno, poste ng kuryente at iba pa mga debris dahil kailangan talaga nila ng additional help dito, Bok at Mayan. Okay, Bok, isa pa tanong sa akin. May idea na ba tayo kung anong timetable para magkaroon ulit ng kuryente dyan sa Cebu City mismo? Kasi talaga ang hirap i-imagine ang Cebu City, walang kuryente. That's the powerhouse of the Visayas That's di ba? That's just about like Manila. Can you imagine Metro Manila without power? Parang ganun Exactly, Bok. Talagang nakakapanibago, nakakapanlumon ang Cebu province, particularly Cebu City. Talagang madilim, walang kuryente, at talagang nahihirapan ng mga tao at nangangapa nga dito sa kawalan nga ng supply ng electricity. Pero ang sinasabi ng PDRMO nung nakausap natin sila in the past days, no, sinasabi nila abutin lamang ng 5 araw o hanggang 1 linggo na posibleng maibalik na doon supply ng kuryente. Pero according to some mga officials pa dito, baka abutin pa raw yan ng 2 linggo. Gayunman, patuloy na nakikipag-ugnayan ang lokal na pamahalaan, ang provincial government sa NGCP at mga electric cooperative providers nga dito ng lungsod para mas ma-fast track, mas mapabilis, no? At ilan na nga rin, nakita natin dito, tumulong na rin dito sa lugar ang Meralco para masuportahan man lamang itong Cebu City sa pagbabalik ng kuryente or supply ng kuryente sa kanilang lugar. Bok, Mayan. Mon, sorry, magko-compound question ako sa inyo, dalawa na to, pagsunurin ko na lang. May issue nga tayo sa pagdating nung tulong, parang nagre-reklamo na yung LGU, hindi nila kakayanin na sila, no? Pero nakita ko kasi yung isa mong in-interview, buko na lang yung kinakain nila, no? So,
hanggang kailan ganun na magsusurvive yung mga tao dyan sa Cebu, lalo yung mga liblib na lugar? Kailan sila madadalha ng tulong? And yung pangalawang question ko is, ano bang suggestion ng LGU? Hindi idawagsak sa kanila yung tulong? Kunwari may grupo dito sa Manila na gustong tumulong, paano didiretso sila dun sa mga liblib na lugar? Ganun na lang ba? Okay, to answer those questions, Mayano, yung una regarding sa tulong or relief na naibibigay sa mga residente, oo, talagang nagkukulang na ng supply, no? Yung na-interview namin na yan, nahuli siyang nabigyan ng ayuda parang Biyernes o Sabado pa, no? So talagang meron ng delay na napupunta sa kanila yung mga ayuda, kasi nga ang sinasabi niya, ang laki-laki ng lungsod namin at ang hirap naman na syempre lahat kami mabigyan, no? Yun yung realization niya dito sa nangyaring ito. Kaya naman even the LGU said na talagang oo, kaya na magbigay ng tulong pero hindi sasapat para sa lahat, no? Kaya talagang we also need help dito sa nangyaring bagyong ito. Then your second question naman, yung pagbibigay ng tulong sa mga naturang apektadong residente at apektadong lugar, ang sinasabi ni Mayor Mike Ramos, siya ulit yung nagsabi naman kasi na you can actually deliver your relief goods, no, directly sa area, sa barangay or locality na hindi na idaan dito sa LGU, hindi na idaan sa Cebu City Hall, no, para at least diretso na, kasi ang iniiwasan niya mangyari, yung tila nangyari daw nung bagyong Yolanda na maraming mga goods ang nabulok at hindi man lamang na-distribute. So ang sinasabi niya, after magbigay, sabihan nyo kami dito sa City Hall, Mayor, nakapagbigay na kami dyan sa barangay na yan para kanila naman daw mamomonitor kahit papano at masabi doon sa mga gusto pang tumulong na pwede kayong dumiretso naman dito sa ibang barangay na hindi pa naaambunan or napupuntahan ng mga relief goods. Mayan. Alright. Maraming salamat sa iyo, Mon Gualvez. Ingat kayo dyan ng iyong team sa Cebu.